Guys, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Welcome po kayo ulit sa aking channel dito sa Food Trip TV. Guys, ngayong umaga may nais lang akong i-share sa inyo isang mabilisang gulay lang. Baka magustuhan nyo, guys. Kita nyo naman yung paligid ko dito. Naka-off na yung lahat ng ilaw, kaya ako na lang naiwan dito. Kaya kailangan kong medyo bilisan yung pag-ano sa inyo para ma-share ko sa inyo yung idea ko ngayon. So guys, itong i-share ko sa inyo ngayon, guys, siguradong magugustuhan nyo ito, guys. Napakasimple lang yung gulay natin gagawin ngayon. Kasi gagawa tayo na ngayon ng sariling version ko ng patush. Arabic word po yan sa gulay, guys. So, wag na natin patagalin, guys, para makauwi na tayo at makakain na ng salad. So, ito na. Papakita ko na sa inyo ang aking gagamitin mga ingredients. Gagamit lang tayo ng kamates. Cucumber. Meron tayo pepino. Litus. Kahit anong kamatis po, okay lang. Kahit na mga regular na kamatis. Nagkataon lang meron ako niyan, kaya ginamit ko na. Sayang naman magbubulok, diba? Meron tayong seitan. May green seitan tayo, tsaka black seitan. Ito yung croutons. Ito yung ginawa ko kahapon, guys. Yung croutons na sliced bread. Ininit ko sa puron. Parang ganito siyang style na. Ito yung croutons na ano na. Bread. Croutons bread. So, ito yung magiging sauce niya mamaya, guys. Ito yung gagamitin ko, molasses. Yung ruman, yung pomegranate. Pomegranate ba yan? Yan, ito ruman. Pero liquid siya, guys. Medyo matamis na maasim yung lasa niya. Kaya hindi na kailangan natin yung lemon. May asin tayo, optional kung kailangan nyo. Yung gagamitin natin is olive oil. So, may ano pala tayo mamaya, pang toppings lang itong carrots. Meron din tayong pang toppings mamaya na parmesan cheese. So, huwag na natin patagalin, guys. Let's go. Haluin ko na muna ito. Haluin ko na muna ito. Sit aside. Pagsimula na tayo. Diretso na natin ito, guys. Same as usual. Katulad kahapon, slice. Depende sa slice nyo, guys. Kung malalaki, kung maliliit. Depende sa inyo, guys, kung anong size ng pagkat nyo ng ating gulay. Sa inyo na yan. Ito, pag malaki, medyo kinakat ko lang sa gitna ng ganyan. Half na siya. Okay na siya. Para hindi siya masyadong ano lang. Kung baga bite size lang. Yan, malaki siya, guys. Kaya nakuna sa gitna. Kasi ganun ay mahahan siya. Halo ko na muna dito kasi haluin yung mamaya, guys. May matututunan na naman kayo ngayon, guys, kung paano gumawa ng ano ngayon. Patush salad. Puro gulay muna tayo ngayon, guys. Medyo vegetarian tayo ngayon. Wala muna tayong karne-karne ngayon. So, okay siya. Sa ano naman, malinis na to, guys, ha, bago ko ano lang. Malinis ko na kanina. So, depende rin sa cut nyo, guys. Pero yung aking cut, kuhan lang, ganyan lang. Tapos bibiyakin ko pa siya ng gitna. Hindi naman siya masyadong ano. Yan. Kita niya, hindi na niya. Isang hati ko lang siya. Yan lang. Depende sa inyo, guys, kung anong trip mo sa pagkat. Lalat kung kayo kakain. Kung saan kayo mas komportable, yun yung sundin nyo, guys. Yan. Check lang natin kung kaya yung lahat. So, okay na yan. Isa lang muna yung gagamitin natin. Dito sa kamatis natin, may cherry tomatoes lang ako. Kakat ko lang ng isang isa sa gitna, yung mga malalaki. Mga maliliit siguro, diretso ko na, guys. Malasa kasi itong cherry tomato, guys. Kaya itong gusto kong ilagay. Medyo manamis-namis siya ng kamatis. Tsaka maganda siya tingnan. Para kang design talaga siya. Busin, guys, para may sample lang kayo, guys. Haluin pa natin yan. Kung okay na siya. So, dalawa na siguro tayo. So, tingin ko okay na muna yan, guys. Marami na siguro itong ating kamatis. Haluin pa natin ito naman.
So, titigan natin ang dalawa para ano. Ano ka na yan? So, ito, halo na rin natin guys yung ating black olives tsaka green olives. Medyo malat-alat yung lasa nito. Kaya, adjust lang tayo sa mga lasa. So, ayan, okay na siya guys. Pwede ko rin ihalo yung ating olive oil. Haloin na natin. Olive oil talaga ilagay nyo guys para masarap. Hindi pwede yung mantika lang kasi gulay yan lang yun. Kahit. Ito sa asin naman, medyo tansyado lang tayo kasi itong sa ito na to, mga black ito, green olives, medyo maalat na yan. Kaya, ano lang, pinch lang. Pero depende pa rin sa inyo. Kung trip nyo may asin o wala, pwede yan. Sa mga nagda-diet talaga ng tamang ano talaga, sinusunod talaga. So, lagyan mo siya guys ng ito. Yung visceral man tawag dito yun, yung molasses, yung matamis na ano. Manamis-namis na maasin guys, kaya hindi na ako maglalagay ng lemon. So, depende rin sa inyo kung trip nyo lagyan ng paminta guys, pero sa akin lagyan ko konti lang paminta. Ayan. So, ito na yung gulay natin. Yung mga ibang natira yan, pang toppings lang yan guys, sa lang yan. So, yan, ito na yung tsura niya. Kukuha ko ng plato para makita nyo pa yung maayos guys. So guys, ito na, set up na natin para makita nyo. Kompleto na lahat ng mga ingredients natin. So set up na lang. Pa konti pero hindi ko na siya nilagay, baka umapaw lang din. So ito na yung itsura ng ating patusha on the spot. Pero hindi pa tapos yan guys, may ilalagay pa tayo dyan. Standby muna kayo dyan. Patapusin natin ito ng maluwalate. Siguradong magustuhan nyo ito guys, lalo na yung mga conservative sa kanilang vital statistic dyan, kaya tamang-tama sa inyo ito. So bali itong patush guys, ito yung tinapay na ginawa ko kahapon, parang ano siya, stick bread ganun. Toppings yung natin guys, huwag na natin ihalo kasi ito yung papaganda sa design din. So yan na siya, yung ating tabi ko muna dito. Budi talaga. Nagyan ko lang ng carrots konti, hindi wala kanya no. Itong carrots guys, pwede nyo rin ihalo to mix. Kaya kung trip nyo toppings lang ng problema, toppings yung problema. Ngayon sa akin, gagawin ko ngayon, toppings ko lang siya. Okay na yan, toppings ko lang siya para gumanda yung itsura ng ating patush. So, I think okay na yan. Medyo marami na yun. So, na-completo na natin na. Kung kulang na lang yung ating Parmesan cheese. Focus ko lang muna dito ang mag-pray. Medyo matigas kasi ito guys, kasi naka-freezer siya. Mahirap ko po rin.
Ito na yung Parmesan cheese. Lagyan natin, guys. Depende sa inyo, kung trip nyo maraming Parmesan, okay din. Pwede na siguro yan. Para may ano lang kayo. So guys, halos nakukuyeto na natin lahat ng mga ingredients. Pero lalagyan pa natin ng toppings yan sa taas ng ito para gano'n pa. Anong gumanda pa itsura na natin na patush. Pan lang guys, parang ganyan yun lang. Pwede-puti nyo lang. So guys, yan na yung ating patush ngayon. Saker, saker, ano mo dyan mukta? So guys, ito na yung ating patush salad. Ganito lang siya kadaling gawin. Natapos na natin yung ating patush salad. Diba? Kita nyo naman kung gano'n ka nakakatakang tingnan yung ating salad. Salad lang po yan guys. Mga gulay lang lahat yan. For vegetarian, wala karne kahit isa dyan. So guys, sana nagustuhan yung ating napakasimpleng recipe ngayong umaga. Kasi puro gulay yung ating ngayong content ngayon. Yan na muna yung ma-share ko sa inyo. Guys, sana nagustuhan nyo. So yan na muna yung ma-share ko. Kita na lang tayo sa susunod pang mga video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating channel. Nang sa ganun ay dumami po tayo. So mga kapudrip, yan na muna. Mag-iingat po tayo lagi dyan. Magandang umaga po sa lahat. Sa ulitin po. Masalam.